Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang-isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Ang Agimat ni Carding. Sa maliit na baryo ng Asturias sa Cebu, may isang lalaking kilala sa tawag na Carding. Maraming taon na siyang nanirahan sa lugar at ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay may takot at paggalang dahil sa isang bagay na nagpapakilala sa kanya. Isang maliit na librito na may mga sulat na Latin na hindi mawari ng kahit sino. Ito ang kanyang agimat, ang lihim na dahilan kung bakit hindi siya tinatablan ng bala at nakaligtas sa maraming panganib. Nagsimula ang lahat noong isang gabi ng kababalaghan. Isang malakas na bagyo ang bumalot sa baryo. At sa kalagitnaan ng dilim, isang matandang lalaking kuba ang kumatok sa kanyang bahay. Iyo, tulungan mo ako. Ang sabi ng matanda, na tila may daladalang mabigat na lihim. Sa kagustuhang tumulong, pinatuloy ni Carding ang matanda sa kanyang bahay at pinainom ng mainit na kape. Habang nagkukwentuhan ang matanda, inabot niya kay Carding ang maliit na libreto. Ito ang magliligtas sa iyo laban sa lahat ng kasamaan. Ang kanyang babala, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay tila mayroong takot na nakabaon na parabang isang sumpa ang dala ng agimat. Simula noon, hindi na naging ordinaryo ang buhay ni Carding. Nagsimula siyang naging tagapagtanggol na kanilang baryo mula sa mga masasamang loob na nagpapahirap sa kanyang mga kapitbahay. Ang mga kapitbahay niya ay ninanakawan ng baka, kalabaw, kambing at mga manok at palagi silang humihingi ng tulong kay Carding. Isang gabi, naganap ang unang pagsubok sa bisa ng kanyang agimat. Limang lalaking armado ng mga baril ang sumugod sa bahay ni Carding. Ang mga ito ay kilala bilang mga magnanakaw ng mga hayop sa buong Asturias at walang kinakakatutan, ngunit sa kanilang pagtatangka ng barilin siya, laking gulat nila nang walang epekto ang kanilang mga bala. Parang hangin lang ang bawat putok na tumatama sa katawan ni Carding. May agimat siya! Sigaw ng isa habang nanginginig sa takot. Ngunit bago pa man sila makatakbo, isa-isang hinarap ni Carding ang mga kalaban at sa bawat galaw niya ay tila may gabay na hindi maipaliwanag. Sa huli, nagtagumpay si Carding at isa-isang sumuko ang mga masasamang loob na dati ay nagpapahirap sa baryo. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga kabutihan, may mga usap-usapan na nagsimula ring kumalat. May mga nagsasabing ang maliit na libreto ay hindi lamang agimat, kundi isa ring sumpa. Sinumang hindi tapat na gumamit nito ay tatamaan ng mas matinding kapahamakan. Ngunit hindi ito alintana ni Carding. Para sa kanya, ang agimat ay isang handog na kailangan niyang gamitin upang protektahan ang baryo at ang kanyang mga kababayan. Lumipas ang mga araw
at mas dumami ang mga kaaway ni Carding. Marami ang nais bumawi sa mga hindi nila nagawang kasamaan dahil sa kanyang agimat. Ngunit sa bawat pagtatangka ng mga ito, lagit-laging nakakawala si Carding nang walang kahit na anong gasgas. Para bang siya may lihim na gabay na hindi mawari. Isang bagay na nagpapatibay sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad si Carding sa kagubatan patungo sa bahay ng isa pang kapitbahay na nangailangan ng tulong, may narinig siyang bulong na tila ba nagmumula sa kanyang agimat. "Ang kapangyarihan ay may kapalit." Ang bulong na tila nagmula sa ibang dimensyon. Nagdulot ito ng kilabot kay Carding, ngunit hindi siya natinag. Hindi niya alam na ang mga bulong na yun ay simula pa lamang ng isang mas malalim na sumpa. Matapos ang mga pag-atake ng mga masasamang loob at ang pagkapanalo ni Carding, muling naging tahimik ang baryo ng Asturias. Ang kanyang agimat na libreto na may mga sulat sa Latin ay lalong naging usap-usapan at ang mga kapitbahay niya ay lalong namangha sa kanyang tila di matitindag na tapang. Ngunit ang mga bulong ng sumpa na kasama ng agimat ay hindi tuluyang mawala. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Carding sa kanyang kubo, nararamdaman niya ang biglang pagbigat ng hangin. Tila ba may presensya ng masamang espiritu sa paligid. May narinig siyang nagmumurang bulong sa kanyang isip. At ang mga sulat sa Latin ng agimat ay tila nagliliwanag ng walang dahilan. Sa gitna ng pagkabigla, tumayo si Carding at tumingin sa bintana. Nakita niya sa labas ang mga anino ng mga lalaking nasa dilim, mga lalaking malupit na kilala sa lugar. Nabalita ring may mga agimat at sumpa. Alam niyang hindi sila basta-basta. Ang kanilang mga matay punong-puno ng galit at kasakiman at dala-dala nila ang mga sandatang nababadyang muling hamunin ang kapangyarihan ng agimat ni Carding. Bigla silang sumugod papunta sa kanyang kubo at isa-isang nagpaputok ng kanilang mga baril. Ngunit katulad ng dati, ang mga bala ay tila nawawala sa ere. Parang sinusupil ng isang hindi nakikitang lakas. "Walang silbi ang mga baral niyo," sabi ni Carding, na parang hindi man lang natitinag sa gitna ng panganib. Ngunit may kakaiba sa gabing yun, habang mas lalong tumitindi ang pagpaputok ng mga kaaway, nararamdaman ni Carding na ang agimat ay lumalaban. Parang ang sarili niyang katawan ay kinokontra ang agimat. Naramdaman niya ng matinding pangati sa kanyang balat at naramdaman din niya ang unti-unting pag-init ng kanyang katawan. "Ano ang nangyari?" Bulong niya sa sarili. Ngunit wala siyang sagot. Napansin ng isa sa mga kalaban ang pag-aalinlangan sa mata ni Carding at sinabing, "Hindi mo alam, Carding, hindi lang proteksyon ang dala ng iyong agimat, may kabayaran ito." At sa isang iglap, nakaramdam si Carding ng malamig na hangin na tila humihigop sa kanyang enerhiya. Ang kanyang paningin ay dumilim at ang kanyang katawan ay naging mabigat. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya'y nanghihina. Tila isang masamang sumpa ang unti-unting bumabalot sa kanya habang siya'y naglalakad pabalik sa kanyang kubo upang magtago. Nadulas siya at tumama ang kanyang kamay sa lupa. Pagkatingin niya, nakita niyang nagdurugo ito, isang bagay na hindi niya pa naranasan
mula nang makuha ang agimat. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad, ngunit ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang kapangyarihan ng agimat ay isang patibong, sabi ng matandang matagal nang nagbigay ng librito sa kanya. Tila narinig niya ang mga boses ng mga nauna ng biktima ng sumpa na ngayon ay bumalik upang ipaalaala ang mga kabayaran ng paggamit nito. Nakatanggap si Carding ng isang panaginip na tila paalala sa isang babala. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang mga nilalang na may mapupulang mata naghihintay sa dilim na bahagi ng kagubatan. Naroon sila nakapalibot sa isang dambana at sa gitna nito ay ang kanyang agimat na unti-unting nalunod sa dugo. Gising o panaginip man, hindi niya mawari, ngunit alam niyang may naghihintay na kapalit sa kanyang paggamit ng agimat. Matapos ang malamig ng gabi ng pangitain at pagbubunyag ng sumpa ng agimat, nagising si Carding kinabukasan na may mabigat na pakiramdam. Parang may puwersang humihigop ng kanyang lakas, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga kapitbahay. Ang mga magnanakaw ng hayop ay lalong dumami at tila may mas malalim na dahilan kung bakit palagi nilang pinipiling bumabalik sa baryo ng Asturias. Nang gabing yun, lumapit sa kanya si Aling Iska, ang pinakamatandang babae sa baryo. Tila puno ito ng takot habang ikinukwento ang nakita niya sa kanyang panaginip. Carding, nakita ko ang mga anino sa kagubatan. Sila'y naghihintay na ikaw ay madala ng sumpa ng iyong agimat, sabi ni Aling Iska habang nanginginig. Hindi pinansin ni Carding ang babala. Para sa kanya, ang agimat ay instrumento ng kabutihan, isang kapangyarihang handog ng kapalaran upang ipagtanggol ang mga nangangailangan. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng agimat sa kanyang katawan. Parang may mga matang laging siyang sinusundan kahit saan siya magpunta. Isang gabi, nang nililibot niya ang baryo, narinig niya ang tahimik na pag-iyak mula sa likod ng isang puno sa may kagubatan. Naglakad siya palapit at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang batang lalaki na nangangatog sa takot. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong ni Carding. Ngunit nang lapitan niya ito, ang bata ay naglaho na parang isang anino. Bago pa man makapag-isip si Carding ng anumang dahilan, nararamdaman niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at bumungad sa kanya ang mga anino ng kanyang mga dating kaaway, ang mga lalaking pinatawad at pinaalis niya. Matapos niya silang talunin, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa pula, puno ng galit at kasamaan. Sabi nila, "Hindi ka tatabla ng bala, Carding, ngunit hindi bala ang dala namin," bulong ng isa sa mga nilalang. Ang tinig nito'y parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Isa-isang nagsisilabasan ang mga anino mula sa dilim. Bawat isa ay may hawak na iba't ibang sandata, ngunit hindi ito mga karaniwang sandata. Ito'y mga bagay na pinagsama-sama ng mahika ng kadiliman. Mayroong nakasulat ng mga simbolo sa kanilang mga balak.
mga simbolong katulad ng mga nakaukit sa agimat ni Carding. Ang agimat ay biglang nagliwanag, ngunit sa halip na magbigay ng proteksyon, ramdam ni Carding na ang liwanag ay parang nagdudulot ng masakit at paghapdi sa kanyang balat. Tila ba ang kapangyarihan ng agimat ay hindi na kanya. Ang bawat hakbang ng mga nilalang ay parang alingaw-ngaw ng mga nasayang na buhay at galit ng mga espiritong nilinlang ng sariling agimat. Sa gitna ng takot, naramdaman ni Carding ang muling pagbugso ng kabayanihan. Humugot siya ng lakas mula sa kanyang puso at sumigaw, "Kung ito man ang kapalit ng aking ginawa, tatanggapin ko, ngunit hindi ko hahayaang sirain ninyo ang aking baryo." Ngunit ang mga nilalang ay hindi nagpatinag. Ang kanilang mga mata ay parang nag-aapoy sa galit at pagnanasang maghihiganti. Isa-isang lumapit ang mga anino. Sa bawat galaw nila ay nadudulot ng kirot sa katawan ni Carding. Alam niyang wala na siyang magagawa kundi harapin ang sumpang dala ng kanyang agimat. Sa huling pagkakataon, itinaas ni Carding ang kanyang libreto at bumulong ng dasal sa wikang Latin na hindi niya maiintindihan. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa libro at ang mga nilalang ay sumigaw sa sakit. Tila nasusunog ng kapangyarihan ng dasal. Ngunit kasabay ng kanilang pagkatalo, naramdaman ni Carding ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang agimat ay parang naging abo sa kanyang kamay at ang sumpa ay tuluyan ng maglaho kasama ang kanyang buhay. Sa araw na yun, nagising ang baryo ng Asturias sa katahimikan. Walang nakakaalam sa tunay na nangyari kay Carding. Ngunit sa bawat puno sa kagubatan, sa bawat anino ng gabi, may mga mata na parang nagmamasid, tila nanatili pa rin ang kanyang espiritu upang bantayan ang baryo mula sa mga masasamang nilalang. At sa lugar kung saan siya huling nakita, isang maliit na libreto na abo na may mga Latin na sulat ang natagpuan, nagpapahiwatig na kahit tapos na ang kanyang buhay, ang agimat ni Carding ay may bagong bantay upang ituloy ang laban sa kasamaan. Pagkatapos ng mga kababalaghang sumapit sa baryo ng Asturias at ang pagkamatay ni Carding, tila nagbalik ang katahimikan sa lugar. Ngunit para sa mga kababayan niyang natulungan, ang alala ng kanyang kabayanihan ay hindi kailanman mabubura. Ang kanyang pangalan ay bumabalot sa bawat kwento at bulong ng gabi. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang agimat na iniwan ni Carding ang nadadala ng takot at pangamba sa bawat makakita nito. Isang araw, isang batang mangangahoy na nagngangalang Tano ang nakatagpo ng abo na libreto sa kagubatan. Dahil sa takot at paggalang, inuwi niya ang agimat at itinatago sa kanyang kubo. Ngunit pagdating ng hating gabi, nagsimulang mangyari ang mga hindi maipalawanag na pangyayari. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, narinig niya ang mahinang bulong sa wikang Latin na tila nanggagaling kung saan saan. Ang kanyang buong katawan ay nabalot ng malamig na hangin at sa kanyang panaginip, nakita niya ang anino ni Carding, maputla, matangkad, at ang kanyang mga mata ay tila nanliliksik sa galit. "Ako ang bantay ng agimat!" Ang boses
na parang mula sa kabilang mundo ay bumulong kay Tano. Hindi ako ang iyong kaaway, ngunit huwag mong hawakan ang hindi para sa'yo. Ngunit sa likod ng babala, tila may kasamang pangakong kapangyarihan, ang anino. Hindi ito basta-bastang babala, kundi tila isang hamon, isang pagkakataon na makuha ang kapangyarihan ng agimat, ngunit may kabayaran. Kinabukasan, nagising si Tano na naguluhan at natakot. Inisip niyang itapon ang agimat, ngunit may kung anong pwersa ang humihila sa kanya upang manatili ito. Para bang may hindi nakikitang pwersa ang agimat ng didiktas sa kanyang isip at katawan. Ngunit tulad ng ginawa ni Carding, nakapagdesisyon niyang gamitin ang agimat upang protektahan ang baryo mula sa masamang loob. Ang kanyang takot ay napilitan ng determinasyon at nagsimula siyang maglakbay sa iba't ibang sulok ng baryo upang labanan ang mga taong may masasamang ugali. Ngunit sa unang laban ni Tano, natuklasan niyang hindi katulad ni Carding ang agimat sa kanyang mga kamay. Nang subukan siyang barilin ng isa sa mga magnanakaw ng baka at kambing, hindi tinatablam ng bala ang kanyang katawan. Ngunit nararamdaman niya ang matinding sakit na parang tumama ito sa kanyang kaluluwa. Parang bawat putok ng baril ay nag-iiwan ng sugat sa kanyang diwa. Isang kirot na hindi maalis kahit matapos ang laban. Sa kabila ng kanyang pagdududa, nagpatuloy siya. Ngunit habang lumalaban, unti-unti niyang naramdaman ang pagbibigat ng kanyang katawan at ang pagdilim ng kanyang paningin. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang kubo, muling napakita ang anino ni Carding sa kanyang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, ang anino ay hindi lamang si Carding. May kasama itong iba pang nilalang, mga kaluluwang nasawi, mga biktima ng sumpa ng agimat. Bawat gamit ng agimat ay may kabayaran. Huwag kang magpakulong sa kapangyarihan ito, banta ng anino ni Carding. Ang hindi para sa iyo ay magdadala sa iyo sa walang katapusang kadiliman. Dumilat si Tano. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Alam niyang oras na upang ibalik ang agimat sa lugar na pinagmulan nito, sa kagubatan kung saan ito unang nakita. Ngunit bago niya ito maisagawa, isang huling pagsubok ang dumating. Ang mga kalaban niya, mga lalaking mas masama pa sa mga naunang niyang nakalaban, ay nagsama-sama upang iligtas ang kanilang mga nakaw na hayop at balikan siya. Sa gitna ng dilim ng gabi, hinabol siya ng mga masamang loob sa kagubatan. Dumating si Tano sa isang sagradong puno, ang mismong lugar kung saan nakita ang abo ng libreto. Sa huling pagkakataon, itinaas niya ang agimat at bumulong ng dasal sa Latin, kahit na hindi niya naintindihan. Sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid at ang mga kalaban niya ay naglaho, para bang hinigop ng lupa. Ngunit kasabay nito, nararamdaman niyang ang kanyang kaluluwa ay tila nahahatak palabas ng kanyang katawan. Ang agimat ay bumagsak sa lupa, bumalik sa pagiging abo. At si Tano ay wala na ring natira, kundi isang malamig na anyo. Sa umaga, nakita ng mga taga-baryo
ang katawan ni Tano sa paanan ng puno, kasama ang mga abo ng agimat. Ang kanyang sakripisyo ang tuluyang nagpatigil sa sumpa ng libreto. Simula noon, walang nangahas na galawin o hanapin ang abo ng agimat. Ang mga taga-baryo ay may natutunan na aral. Ang kapangyarihan ay may kapalit. At ang bawat gamit ng sumpang libreto ay nag-iiwan ng bakas na mas matindi pa sa kahit anong sugat ng bala. Matapos ang malagim na pangyayari kay Tano, muling umusbong ang takot at pangamba sa baryo ng Asturias. Ang balita ng kanyang sakripisyo ay kumalat sa bawat sulok, ngunit sa likod ng kanilang pagdaramdam, tila may mas malalim na kadiliman ang nag-aantay. Ang mga tao ay hindi nakakatiyak kung ang sumpa ng agimat ay tuluyan nang naalis o kung ito'y naghihintay lamang ng tamang pagkataon upang magbalik. Isang buwan ang lumipas at unti-unting nawala ang mga nakawan sa baryo. Ang mga tao ay tila bumalik sa kanilang mga normal na buhay. Ngunit ang kanilang mga puso ay nagdadala pa rin ng takot. Subalit, may isang batang babae na hindi natatakot sa mga anino ng nakaraan. Siya si Lia, ang nakakabatang kapatid ni Tano. Sa kabila ng kanyang takot, nagpasya siyang hanapin ang katotohanan sa likod ng agimat at ang pagkamatay ng kanyang kuya. Minsang madaling araw, habang ang buong baryo ay natutulog, naglakbay si Lia papunta sa kagubatan. Sa kanyang isipan, ang nagliliwanag ng mga simbolo ng agimat ay bumabalik at ang mga boses ng mga espiritu ng mga biktima ni Carding at Tano ay narinig niyang nagtatanong, "Bakit? Bakit hindi mo kami tulungan?" Ang mga tanong na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Habang naglalakad, napansin niya ang isang maliwanag na bahagi ng kagubatan na parang nag-aanyaya. Nagpunta siya sa lugar na yun at natagpuan ang isang sagradong dambana. Sa gitna ng paligid ay may mga aliptaptap na nagliliparan. Sa gitna ng dambana ay ang naiwan na agimat ni Carding. Ang abong libro na sa kanyang kalooban ay tila may dalang kaalaman at kapangyarihan. Lia, na puno ng takot at pananabik, dahan-dahan tinanggap ang agimat sa kanyang mga kamay. Sa kanyang paghawak, nararamdaman niyang biglang nag-uumapaw ang hinirihiya mula sa libro. At sa isang iglap, bumalik ang mga alaala ng kanyang kuya Tano. Ang kanyang mga huling salita, ang kanyang mga pangarap, at ang pagnanais na protektahan ang baryo. Ang kanyang puso ay napuno ng pagmamahal at pagkabigo. "Bakit ako? Bakit ako ang dapat humawak nito?" Tanong ni Lia sa sarili. Ngunit isang busis mula sa libro na ang sumagot. "Dahil ikaw ang may kakayahang makawala sa sumpa. Ikaw ang susunod na bantay." Sa mga salitang ito, muling nagliwanag ang kanyang isip. Alam niyang hindi niya dapat takasan ang kanyang kapalaran, kundi harapin ito. Puno ng bagong lakas, bumalik si Lia sa baryo. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang ang paligid ay puno ng mga anino. Ang makalaban ng kanyang kuya at mga anino ng mga nawawalang espiritu, ang mga ito ay tila nagmamasid
at naghihintay ng tamang oras upang muling maghasik ng takot at kamalian. Hindi na ako matatakot! Sigaw ni Leah. Itinaas ang agimat, ang kanyang boses ay umaabot sa mga anino at sa bawat salita ay may kasamang lakas. Hindi na kayo maghahasik ng lagim sa aming baryo! Sa kanyang mga mata, nagliyab ang apoy ng determinasyon. Bigla, ang mga anino ay naglabasan mula sa kanilang taguan. Nagagalit at puno ng galit, sinasalubong sila ni Leah sa kanyang bagong lakas. Pero sa kanyang pag-atake, nararamdaman niya ang bawat sapantaha ng mga anino. Hindi ito isang laban na dapat niyang ipagwagi, kundi isang pagsubok na dapat niyang ipasan. Habang bumubulusok ang mga anino patungo sa kanya, napagtanto ni Leah na ang agimat na hawak niya ay hindi lamang nagbibigay ng kapangyarihan, kundi may dala ring sumpa. Sa bawat sigaw niya, ang mga anino ay tumitindi at nagiging mas malakas. Sinasalubong niya ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang pag-unawa. Sa katotohanan, ang kapangyarihan ng agimat ay hindi nagmumula sa lakas, kundi sa pagmamahal at sakripisyo. Nagpatuloy siya sa kanyang laban gamit ang agimat upang makipag-usap sa mga espiritu na nawala. Sa isang iglap, nagbukas ang kanyang puso sa mga alaala ng kanyang kuya. Tano! Nandyan ka pa ba? Sigaw niya, at sa kanyang tinig, nagliwanag ang paligid. Biglang bumuhos ang liwanag mula sa kanyang mga kamay, at ang mga anino ay unti-unting natutunaw sa harap niya. Ang mga kalaban nagugulhan at natakot sa bagong kapangyarihan ni Leah ay nagbigay daan at nagtakbuhan papalayo. Ang agimat ay tila bumalik sa kanyang mga kamay, nagdulot ng isang pwersang sumiklaw sa buong baryo. At sa huli, ang mga espiritu ng mga biktima, kabilang na ang Caetano at Carding, ay nagpapakita, lumulutang sa paligid, nagpapasalamat at nagbigay diin sa kanilang pagkaroon ng kapayapaan. Sa umagang yun, ang baryo ng Asturias ay muli nagising sa bagong pag-asa. Si Leah, ang bagong bantay ng agimat, ay natutong mukayakapin ang kanyang kapalaran. Ang kanyang pagkatalo sa mga anino ay nagbigay diin isang mahalagang aral. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagmamahal at pagkaisa, hindi sa takot at galit. At sa mga lihim ng kagubatan, ang agimat ay patuloy na nagbabantay, hindi na isang simbolo ng takot, kundi ng pag-asa at pagkakaisa ng bawat tao sa baryo. At dito nagtatapos ang kwento ni Carding. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.